What's up guys? Good morning. Today is Sunday. And pumunta ako ngayon ng BGC para sa mental health ride. So it's 7:23 na. Late na late now. 7:30 ride out, 6:30 AM yung meet up. And then, hindi pa ako nagbo-breakfast, so buti na lang. Nakita akong bakery sa along the way. Kaya bumili ako. So, makain na ako habang nag-ride. So, yun. Sana umabot pa ako. So, nandito na ako. It's 7:27. Grabe ang daming tao. Napping ko lang si Ate Akins. Siya lang kilala ko dito. So, umabot ako. Tapos yan si Ate Akins. Oh. Ay! Tapos si Tropa. Yun, oh. Ay! Ang dami nila. Ay! Late na ako. So guys, yung first part ng ride, hindi ko na na-record gamit yung action cam kasi pagdating ko, ride out ka agad. Late kasi ako eh. Bakit ka late? Late. Bakit ako late? Secret. So yun, tapos is sa second half na lang ng ride, yun, na-record ko yung ride gamit yung action cam. Sketchy bike lane in EDSA. Woo! Aba! Dami rin sa harap, oh! Dito na tayo sa first stop, yung monument sa EDSA. Woo! Kakabit ko na yung camera dito. Oh yeah! Ayan, ito kami, oh. Dalawang steamroller nagsama. Si Ate Akins. Sobrang daming tao. Woo! Yun, oh! Ito kami sa shrine. Ito kami guys. Nagpa-photo. Picture taking. Sa group. Ayun o, grabe, dami. Ayun o. Ito yung mga bikes sa amin. Maya-maya mag-ride out na rin kami. And then ready na rin yung aking action cam. So ayan. So marirecord natin yung ride natin sa second half and then hanggang UP. So let's go. So nakakainis kasi lobat pala yung action cam. So na-charge ko lang siya ng up to 58%. So expect nyo na maiksi lang yung recording na mapoprovide ko. Pero at least meron ako na record. So yeah, let's go! So yan, sa part ng EDSA na to, nalobot na kaagad yung DJI. Ang bilis! 58% eh. So yeah. Ito na kami. Ito sila sa record. Yeah, grabe, dami. Tuloy lang namin to hanggang sa makarating kami sa UP. So yan, nasa kami sa kami. Pupunta na kami ng UP. Malapit-lapit na yung so hindi ko alam yung route eh. Sinusundan ko lang sila. So yun. Yeah, malapit na tayo doon. Then pagdating doon, pag-uusapan namin yung mental health stuff. Isang bagay na hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Especially my generation. So yeah. Yeah, let's go. So yan guys, after maraming likuan, eto na tayo sa Philco. Ay, Philco ah. UP. Ayan. So, kapi na tayo. Kakanan na lang tayo. Then, UP na. Yun, makakain na tayo. Makakasiyar na tayo. So yan guys, andito na kami sa UP. Ang daming tao. Woo! Ayan, so hanap kami ng food, tapos snacks, pahinga, then di ko na alam, bahala na. So yun guys, snacks lang kami, then ngayon magagather kami para sa talk about mental health. Again, something na hindi nabibigyan ng pansin before, especially sa generation ko. So okay na this time nabibigyan siya ng pansin. Kasi it's a serious matter. So yeah. So yun sila. Yun, sa mga bikes. So I wish ma-record ko sana yung talk kasi nagsimula na siya kanina pa. So yeah. So yun guys. Pauwi na ako. And sana hindi ko na na-vlog yung pagbabay ko kay Ate Akins, pero yun. Thank you sa pag-invite. So to give you a summary dun sa talk kanina, nagbigay sila ng
area kung saan if you're a person na, di ba, with the mental issues and stuff, there's a safe place for that. And meron daw sa BGC and sa UP, parang community sila. Same time, you can always ask for help, approach, you know, people that you know, friends, family, ganon. There's always a place for you to open up or ask for help. So I'm not a pro pagdating sa ganito, kasi I myself, di ba, suffer the same thing. But yun yung parang pinaka-message nila. So don't be afraid, ask for help. Yeah, that's it. And there are people din na nag-open up dun actually, so that's great. So meron dun, he opened up about LGBT, about parang discrimination sa kanila, something about that. So hindi ko masyado naiintindihan kasi layo nila eh. So yeah, thank you for watching, see you in the next one. Peace out. Ride safe always. Bye.